to back. Magaan lang siya, pero madaming memorization na need. Talagang madugo yung laboratory. Pero mai-enjoy nyo. Siyempre, kailangan mo ma-visualize yung tissues. Hello everyone! Welcome or welcome back to my YouTube or YouTube channel, whatever you call it. This is ItsVhida and for today's video, we'll be doing your most requested vlog, my second year MedTech books, and of course, the subjects. Tignan muna natin is yung first sem subjects ng second year and second sem ng second year. Let's start with biochemistry. Reference book. Ang binabasa ko is yung online PDF book, which is hindi ito. Overwhelmed lang ako sa mga pathways niya. Kita niyo naman ito. Oh, ayan. Very nakakaloka yung mga pathways. Puro mga ganyan yung aaralin nyo. Maganda na may background na nga kayo in biochemistry before proceeding sa med school para pagdating nyo dun sa med school mismo, hindi na kayo mahihirapan. Di umano, char. Siyempre, sa lecture, puro concepts and principles. Wala kayong takas talaga doon. Kailangan mo talaga magbasa na magbasa. Pero mas na-enjoy ko yung biochem lab kasi madami kaming simulations na nagawa. Let's go on to the second book, which is cytogenetics. Hindi ko siya nabasa lahat. Pero nabuklat-buklat ko siya. Ayun siya, oh. Black and white lang din. About the genes siya. And kung ano yung mga related na sakit sa newborns, sa mga tao, syempre. Tapos, pag-aaralan nyo din in-depth talaga yung DNA. Bukod pa sa, i-repeat nyo siya sa mol bio and sa bacteriology ng third year. I feel like kapag naharating na kayo sa third year, mai-enjoy nyo to kasi meiosis, mitosis siya. Paano nagkakaroon ng mutation. Next naman is yung PMLS2. So, I'm really sorry guys kasi yun yung nakalimutan kong dalhin. Principles of Medical Laboratory Science 2 is all about the actual na nagagawin nyo talaga. Kasi yung PMLS-1, mga principles pa lang yon, like basics ng MedTech, history ng MedTech, mga dates na sasauluhin nyo, mga laws, na konti lang na laws ha. Kasi meron pa kayong MedTech laws and ethics ngayong second year din. Kung second year na kayo. Yung PMLS-2 is like preparation na kukuha ng dugo, maghahanap na kayo. As in, i-discuss sa inyo in detail yung mga syringe na nagamit, tapos yung blood collection method, which are capillary puncture, venipuncture, and the butterfly method. So, yung butterfly method dito, so hindi pa ako nakaka-try kumuha dito. Very sad. Lagi lang dito. Tapos, nakatry ako ng ilang beses dito. Kailangan mo pa siyang i-massage. Kapag capillary puncture para mag mapuno mo yung isang microtainer. Yung microtainer yung ganyan kaliit. Tapos saka mo i-centrifuge, tapos i-analyze mo, ganon. Tapos yung venipuncture, dapat magaling ka maghanap or makiramdam ng vein. Kasi kapag hindi, paano ka makakakuha or like makakakollect ng sample sa pasyente? Eh, ang laging turo sa amin nun, bawal kang bumalik sa lab nang walang sample. So, you can tamper naman. Hindi makakapag-provide ng proper treatment and diagnosis yung doctor kung sarili mong dugo ang ibibigay mo just because hindi ka nakakollect ng sample dun sa dapat na pasyente. Hirap hanapan and minsan nagro-roll pa siya kaya nga yun yung purpose ng ating tourniquet para hindi mag-roll ang veins. Pero at times, nag-roll pa rin siya. So, dapat careful ka sa paghawak ng syringe. Hindi yung basta ka lang nakaganon. Dapat may pressure ka pa rin na para hindi mo mabitawan yung syringe. Kasi ang tendency kapag basta mo lang hinawakan yung syringe, maglalaban yung pag-pull ng plunger mo at saka yung body.
No syringe. So, fourth subject naman on my list is biostatistics and epidemiology. So, wala kaming libro for that. So, magde-depend kayo purely on the PowerPoint presentations, lectures ng prof. So, mayroon kami dito ng lecture and laboratory din. Yung lecture namin, as in, i-discuss yung mga concepts na needed nyo for laboratory. Dun sa laboratory, hands-on talaga. Like, from my past vlog nga, sinabi ko natuturuan kayong gumamit ng app para ma-compute yung statistics mismo. So, in our case, it is JASP. Mga patient samples or data, i-import mo dun sa application na yon. Then, ikaw ang pipili kung anong test yung gagamitin mo. Kung ANOVA ba, Pearson ART, T-test, ganyan. Tapos, dapat tama yung test na gagawin mo. Kasi kung hindi, hindi ka makaka-arrive sa correct answer. It encompasses also yung sensitivity, specificity ng test, positive predictive value, and negative predictive value. Next subject, which is laboratory management. For this, wala din kaming libro. Kaya PowerPoint and lectures lang ng profs yung aabangan nyo. Ituturo sa inyo kung paano mag-set up na, or like magtayo ng isang laboratory, yung mga permits na needed, yung mga floor area, tapos yung mga dimensions ng mga tabletops, tapos kung ilan yung centrifuge, yung chairs, yung space, tapos yung mga equipment na kailangan sa primary, secondary, and tertiary labs. I remember yung final output namin doon. Design kami ng laboratory namin. So, ako naman, enjoy na enjoy mag-design ng lab. Parang architect yun. Nawa pa ako nung inside the laboratory, tapos yung outside the laboratory, tapos yung sample work area. Super fun. Magaan lang siya, pero madaming memorization na need. Yung mga minor subjects niyo naman, which includes PE, aquatics. So, ito na nga yung natuto kaming lumangoy sa sahig, or kaya naman sa carpet, or kaya naman sa chair. Pero kung gusto mo naman lumangoy sa swimming pool talaga or sa dagat, pwede naman kayong pumunta. Pero that time nga, delikado pa kasi pandemic. Arm movement and leg movement mo and how you properly breathe ay talagang improvise na improvise. Next is yung physics. So, yung physics, may lecture and laboratory din. So, wala din kaming book dito. Pero yung lecture namin, sobrang complete. Like, yung PowerPoint ni Sir is 200 slides, ganyan. Nga pala guys, yung lecture nyo, aabot lang 2 to 3 hours. Tapos, yung laboratory nyo, mas mahaba. Like, 6 hours siya. Pero, hindi naman buong 6 hours na ko-consume. May discussion kami, pero saglit lang. Gagawa kami ng scientific paper bukod pa yung laboratory sheets. Kasi yung laboratory sheets, i-incorporate mo siya sa scientific paper which has 5 parts. Abstract, introduction, data and results, interpretation, and conclusion. So, next subject is Rizal, or Life, Works, and Writings of Rizal. Matutuwa kayo sobra doon kung mahilig kayo sa history. And kung gusto nyo malaman yung history ni Rizal, magaan lang siyang subject, pero ang pinakamabigat doon is yung memorization ng mga dates at kung ano nangyari sa panahong iyon, yung mga naging kasintahan na super detailed, at saka yung mga bansang napuntahan niya at kung anong ginawa niya sa bansang iyon. So, I really hope you guys enjoy it as much as I did. Kasi ma-appreciate nyo talaga yung buhay ni Rizal. And that's the goal naman. To really understand where Elfili and Noli came about, tapos yung mga ibang works niya pa. The last subject for the first sem is contemporary world. Like, literature from other country. Tapos, kailangan nyong maintindihan yung mga stories, narratives, poems. Ma-appreciate yung literature kung mahilig kayo sa literature, like me. Especially poetry. Let's go now sa second semester. So, let's start with my favorite subject,
which is clinical parasitology. Favorite subject, pero pag nagkahalo-halo na, nagulo na din ako. Very enjoyable yung basahin. Madami kang time. Meron kayong lecture and laboratory din. And katulad niyan, kailangan mong malaman yung functions ng bawat body parts nila at kung ano yung enclosure nila. Kunwari sa cyst. Dami kayong imememorize na ganyan. Yung mga tables like size, range, shape, ilan yung nuclei or nuclei. Karyosome, peripheral chromatin, yung mga cytoplasm, at kaya niya. Kaya natin to, kasi hanggang boards naman natin to, aaralin eh. Kapag hindi niyo na kaya, you should just take a break and then magpatuloy. I think all schools have this too. Laboratory manual and diagnostic medical parasitology with molecular techniques. Lahat ng parasites na inaral nyo ay idodrawing nyo. Internalize nyo talaga, guys, yung mga itsura nila and yung mga differentiation, ganyan. Ganyan. Syempre may labels dapat. So, on how you're gonna view it sa microscope, yan. Mahirap magkulay for me. Mas mahirap magkulay. Yung iba, may nakalagay na structures to identify. Pero, yung iba, wala. Ganyan. Filarial worms. So, for the second one, this is our reference book for histology. So, ito din daw ata, if I'm not mistaken, yung ginagamit sa med school. Yan, nababasa ko naman siya. This is colored. Kasi, syempre, kailangan mo ma-visualize yung tissues. Cell, epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, nervous tissue, cartilage and bone, blood, hemopoiesis, skin and its appendages, circulatory system, lymphoid system, respiratory system, digestive tract, urinary systems, accessory glands ng digestive system, male and female reproductive system, endocrine system, eye and ear. Kailangan nyong malaman, like, kunwari, saan yung transitional epithelium cells, smooth epithelium, kung anong tissue yung cheek cells, yung nasa lungs, yung nasa stomach, sa nasa intestine, ganyan. Tapos, i-correlate nyo siya. Next subject naman is medical technology, laws, and ethics. So, yung ethics comprised ng meta-ethics, bioethics, professional ethics, concepts of health and diseases, humans, and their acts and actions. May enjoy niya siya. Kasi puro loss siya. Para ka na nag-lawyer. Pero sa lawyer, mas madami kang sasauluhin. Diniscuss din namin yung laws about newborn screening, Dangerous Drugs Act, minor subjects na lang, which includes art appreciation. Wala na din kaming libro dun. I'll show you some of the outputs that I have made. Oh my gosh, you're gonna be seeing my drawings. So, hindi na ako drawer, basta yon. So, syempre, art appreciation, you have to express yourself. So, you draw what you wanna draw. Sunod naman tayo sa readings in Philippine history. Basta similar silang subject, parang English type din. Reference book for world literature. Next subject is analytical chemistry. So, my part siya dun sa dati namin libro. I-flash ko na lang here yung libro. Madami kayong i-analyze na problems. So, very enjoyable yung laboratory. Yeah, kasi sa lecture, discussion lagi for laboratory, meron din kayong online simulation. And the last subject namin for PE4, self-defense. So, tuturuan kayo ng mga blocking techniques, arm, how to defend yourself, tapos
how to stay alert, how to be alert, how to put yourself in that situation kapag may nag-corner sa'yo or kung ano mang nangyayari. Basically, that's it for the first and second semester of second year. So, all in all, these are the books. Yan! Many books. Na nga yung most requested vlog niyo, I hope I shared with you enough knowledge. Kahit ano pa lang siya, like, glimpse of everything. So, I hope you enjoy this video. If you have any suggestions or kung anong gusto nyo gawin kong vlog na next, you may comment down below. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button. And of course, please do subscribe on my YouTube channel. And that's it. Thank you so much. Stay safe and healthy, everyone. Bye! See you on my next vlog.